amigos amigas, just passed the Philippine Nursing Licensure Exam and promised God to share my knowledge once I pass the board exam. I will make this simple and understandable. I hope you learn from this video. Good luck, future RNs! So today, we will talk about chest physiotherapy and meron tayong Q&A with Rationale. Rationalize natin kung bakit yun ang tamang sagot and bakit mali yung other options. Very simple lang to and madali lang ito. So magiging short lang ang ating video. But before we start, please do not forget to like our Facebook page, Simple Nursing Notes. Ayan, mas ma-notify kayo agad kung meron tayong mga bagong posts. Also, sa mga bago dito, if hindi nyo pa napapanood yung ibang lecture natin, punta lang kayo doon sa ating YouTube channel, Alyssa Clemente U. Doon sa playlist, meron tayong nursing education. Ayan, marami na tayong mga na-discuss doon. Okay, so let's start. Let's talk about chest physiotherapy. Para saan ba ang chest physiotherapy? Yun is para malusen yung secretions doon sa affected na lang. So, since na-lose yung kanyang secretion, ma-expel niya to or mailalabas niya. So, mas magiging clear ang kanyang airway. So, mas makakahinga siya ng maayos. So, paano ba natin to gagawin, si chest physiotherapy? So, first, bago kayo mag-chest physiotherapy or gawin yung chest physiotherapy, kailangan muna is i-auscultate ninyo. Kailan niyo siya i-auscultate? Kailangan before and after chest physiotherapy. So, bakit before and after chest physiotherapy? Yun is para ma-check nyo yung effectiveness. So, auscultate nyo yung before, tapos chest physiotherapy kayo. Tapos, yung after chest physiotherapy, i-auscultate nyo din siya para makita nyo kung effective ba yung ginawa nyong chest physiotherapy. So, ngayon, ang question, guys. Sa stethoscope, anong gagamitin niyo? Bell or diaphragm? So, depende 'yon kasi 'di ba ang chest physiotherapy natin, ginagamit natin 'yon doon sa affected na lang, 'di ba? So, doon sa stethoscope, ang bell ginagamit siya tuwing low pitch. So, sino ba yung may low pitch? Siya yung si vesicular. Ayan. So guys, if hindi nyo pa napapanood yung mga normal breath sounds and abnormal breath sounds natin, meron din tayong video na ginawa sa ating YouTube under Nursing Education na playlist. Ayan. Tingnan nyo lang doon, meron doon nakalagay normal versus abnormal breath sounds. Ayan. So, question. Ito pa. Si diaphragm, kailan nyo ginagamit si diaphragm? Tuwing high and moderate pitch. So, si high pitch, saan nyo maririnig yung high pitch? Anong sound? Bronchial. Doon sa bronchial, yung ating high pitch. Si moderate pitch naman, saan nyo siya maririnig? Sa bronchovesicular. Okay? So, question. Kailan nyo ipe-perform yung ating chest physiotherapy? Ang answer dyan is before meals and paano pag nakakain na siya? Ilang oras kayo magsisipiti pagkatapos niya kumain? Yun is 2 to 3 hours after meals. Okay, so kailan nga ulit gagawin yung CPT natin or chest physiotherapy? Dapat bago siya kumain or kung nakakain na siya, dapat 2 to 3 hours pagkatapos niya kumain. So, gano'ng katagal mo gagawin yung ating chest physiotherapy? So, depende yon. Pero, yung kanyang range or duration is 1 to 3 minutes mo siya gagawin. Kung konti lang ang secretions, gagawin mo siya for 1 minute. Pero, 1 minute tuloy, 1 minute. Pero, kung mas madami, 3 minutes mo siya gagawin. Kaya, yung duration talaga ng ating chest physiotherapy is 1 to 3 minutes. So, magdedepende na lang yun kung gano'ng kadaming secretion or plema ang meron sa kanya. So, meron tayong iba't ibang technique ng ating chest physiotherapy. Yun is yung mga percussion, vibration, and postural drainage. So, sa percussion, ano ba itsura ng kamay mo dapat? Dapat, yun is yung ating cup hands. So, ano ba tong cup hands? Ganito ang itsura niyan. Yan ang itsura ng cup-shaped hands. So, pag mag-chest physiotherapy, pag magpa-percuss kayo, dapat nakaganyan yung
kamay ninyo. Huwag naman yung naka-straight yung kamay, ha? Kasi masakit yun. Hindi nyo kaaway ang pasyente, okay? So, yan ang ating percussion. Kapag vibration naman, itong vibration, ano ang itsura ng kamay nyo? So, yun na yung naka-flat yung ating kamay. So, ganito ang itsura niyan. Yan yung ating vibration. O, kita nyo yung dito, yan, parang meron siyang vibration na drawing. So, kasi vina-vibrate siya, parang ginaganyan, okay? So, if hindi nyo naintindihan yung sinabi ko, i-google nyo na lang, okay? So, sa tatlong ito, si percussion, vibration, and postural drainage, magkakaiba din yan ang purpose. So, si percussion is for loosening ng ating secretions. Si vibration naman, para ma-mobilize yung ating secretion. And dapat, yung motion nyo dyan is upward. So, dapat pataas. Pag vinibrate nyo siya, dapat pataas. Siyempre, kasi parang para siyang nagmamagnet sa kamay natin. So, sasama yung plema niyan, paakyat. So, pag napaakyat natin yan, so, mas mailalabas natin, mas madudura natin, mas ma-expectorate natin yung ating phlegm. Okay? Si postural drainage naman is para saan? To drain ng secretion. By ano? By positioning. Okay? So, si CPT, uunahin nyo dapat si number one, si percussion. Pagkatapos nyo mag-percuss, i-vibrate nyo naman siya. Tapos, ipo-postural drainage nyo. Ganito yan. So, pagka-percuss nyo, so, malulusin yung secretion. Diba? Pag nalusan nyo yung secretion, i-vibrate nyo, paakyat, pataas para mapunta dun sa may thorax, diba? So, pag umakyat yan, i-postural drainage nyo siya by positioning para mas madali niyang maidudura yung kanyang plema. Okay? So, ganyan ang pag-chest physiotherapy. So, meron tayong mga contraindication sa ating chest physiotherapy. Contraindication meaning hindi pwedeng gawin para sa hindi pwedeng gawin yung chest physiotherapy sa mga following na problem. Okay, so number one, yung merong unstable vital signs. So, kung hindi okay ang kanyang vital signs, paano siya magkakaroon ng energy para gawin yung ating chest physiotherapy? Wala, di ba? So, wala rin kwenta. So, dapat okay yung kanyang vital signs. So, number two is kung meron siyang increased intracranial pressure. So, kung may increased ICP siya, hindi pwede kasi, di ba, pag umuubo tayo, masakit sa ulo din yon. So, maapektuhan yung kanyang, ayan, so, mas lalong tataas yung pressure ng kanyang, tataas yung kanyang intracranial pressure. Sorry, gumaganyan tuloy ako. Sorry, kasi may nagsasign language sa akin dito. So, anyway, ayan. Okay, so, number three, ano pa ba ang hindi pwede sa chest physiotherapy? So, okay, so, number three is kapag merong bronchospasm. Tapos, ano pa? Merong, syempre, yung ating rib fracture. Ano pa? Yung history ng ating pathological fracture and ano pa, yung chest incision. Okay? So, yan yung mga hindi pwede sa ating chest physiotherapy. So, kailan kayo magsa-stop mag-chest physiotherapy? So, dapat isa-stop na natin kung meron na siyang pain and kung mag-cyanosis siya, syempre, di ba? So, isa-stop mo yon and kung ano na siya, kung exhausted or kung pagod na siya. Ayan. Tapos, dapat i-maintain mo yung kanyang posture for how long? 5 to 20 minutes after chest physiotherapy. And, dapat ano ang i-provide ninyo? Provide kayo ng, syempre, di ba, pangit ang lasa ng plema. So, provide, mouth care after kayo mag chest physiotherapy. By the way, guys, yan yung ating stethoscope. So, yung diaphragm, yung mas malapad, itong mas malapad. So, itong nasa taas, yung ating bell. Okay? Okay, so, yun lang yung ating chest physiotherapy. So, dito na tayo sa ating question. Okay? So, ready na kayo? Question number one. Ayan. So, 10 seconds.
Okay, a client is very anxious about receiving chest physiotherapy for the first time at home. When planning for the client's care, which concept about CPT should the home care nurse use to reassure the client? 1. CPT will help the client cough more often. 2. There are no risks associated with this procedure. 3. CPT will resolve all of the client's respiratory symptoms. 4. CPT will assist in mobilizing secretions to enhance more effective breathing. Okay, balikan natin si question. Anxious daw, kinakabahan yung client. Very pa, oh, sobrang kinakabahan daw regarding sa chest physiotherapy kasi first time niya daw. Ayan, first time daw siya makakatanggap dun sa bahay ng chest physiotherapy. Okay, so when planning daw the client's care, anong concept daw about, which concept about CPT should the home care nurse use to reassure the client? So, ano ang ating answer dyan? So, yung answer is number 4. CPT will assist in mobilizing secretions to enhance more effective breathing. Ano nga ulit ang CPT? Ang CPT or chest physiotherapy is para ma-loose ang kanyang secretion. So, ang chest physiotherapy is an intervention para ma-assist, para ma-mobilize and ma-clear yung secretion para mas effective ang kanyang breathing. Okay, susulat ko ha. Ayan, assist with mobilizing and clearing secretions to enhance more effective breathing. Okay, so wrong ang ating number 1. Ano tong client cough more often? Hindi siya magka-cough more often kasi pag lagi siyang ubo ng ubo, eh di may problem yon, or di kaya magkakaroon siya ng problem din, di ba? So, although okay naman na umubo siya para ma-expectorate or mailabas natin yung kanyang phlegm, pero more often, lagi, no siya, wrong siya. Okay, so si number 2, there are no risk associated with this procedure. Anong no risk? Wrong ang no risk. Kasi meron pa rin risk ang ating chest physiotherapy. Ano ba ang mga risk na pwede doon? Pwede nasa heart, cardiac, or pwede rin neurological. Kasi di ba hindi pwede siya sa may mga increased ICP or pulmonary effects. Pwede siyang magkaroon ng cyanosis. O, diba? So, hindi pwedeng walang risk. May risk pa rin ang ating chest physiotherapy. So, ilang minutes nga natin gagawin kabuuan? So, 1 to 3 minutes, diba? So, pag konti lang, ilang minute? Ilang minute? 1 minute. Pag marami, ilang minutes? 3 minutes. Okay? So, kaya meron lang tayong time kung gano'ng katagal tayo mag-chest physiotherapy. Kasi baka mamaya, pag gawin mong 30 minutes yan, wala na, pati na rin yung lungs niya, wala na, naiubo niya na, nailabas niya na, o diba? So, hindi pwedeng no risk. Okay, so number 3, CPT or chest physiotherapy will resolve all of the client's respiratory symptoms. Okay, guys, tandaan nyo, oh, may all, oh, diba? Ano nga ulit pag may all? Wrong na yan, diba? Test-taking strategy. So, yung ating all, hindi pwede ang all. Okay? Most likely, wrong talaga ang may mga all na answer. Pero, syempre, babasahin ninyo. And also, yung number 3, chest physiotherapy will resolve all of the client's respiratory symptom. Hindi. Kasi ano nga ulit si chest physiotherapy? To loosen ang kanyang secretions. Diba? And also, para i-assist with mobilizing and para ma-clear ang secretion to enhance more effective breathing. Okay, so question number 2. Okay, next question, 10 seconds. Okay, the physician orders chest physiotherapy with percussion and vibration for a newly admitted patient. The nurse should question this order when, during admission assessment, the patient informs the nurse a history of 1. Emphysema, 2. Osteoporosis, 3. Cystic fibrosis, 4. Chronic bronchitis. Okay, balikan natin si question. So, si question is, si doctor daw nag-order ng chest physiotherapy na may percussion and vibration. Pero newly admitted daw yung patient na yon. Tapos, si nurse daw, dito muna tayo, during admission assessment, nung nag-assessment daw siya,
si patient, sabi ni patient kay nurse na anong history ang meron siya. Pero kailangan i-question ni nurse yon. So, kailangan i-question ni nurse yung order. Back, ulitin ko ha. Bayan. Tawag na to? Nag-order si doctor. Tapos si nurse nag-order ng chest physiotherapy. Pero kailangan isiguro or itanong or i-question ni nurse kay doctor, "Doc, pwede ba ang CPT sa ganito?" Kasi si patient, ano ang sabi ni patient? Ito na. Ito na yung answer. Sige. So, ano ang answer niya dyan? Ang answer is number 2, kung may osteoporosis. So, kailangan mo siya i-question kasi ano nga ulit ang contraindication doon sa ating contraindication sa ating chest physiotherapy? Ayan, unstable vital signs, increased intracranial pressure, bronchospasm, rib fracture, history of pathological fracture, and chest incision. So, si osteoporosis, hindi pwede kasi pwedeng mag-cause ng fracture, di ba? Kung ipopercuss mo siya and iva-vibrate. Dahil si osteoporosis is, abnormal loss of bone mass and strength. Okay. So, bakit wrong si number 1, 3, and 4? Kasi, ano nga ulit si emphysema? Guys, na-discuss na pala natin itong si emphysema and sino to? Si chronic bronchitis. So, ano siya? Yung dalawang types ng COPD. So, panoorin nyo sa ating video yung ating COPD. Okay? Si emphysema, ano nga ulit siya? Siya yung alveolar destruction. Okay? So, si chronic bronchitis, ano siya? Irritation and inflammation of airway. So, si cystic fibrosis, ano ba si cystic fibrosis? Increased production of thick mucus. Okay, next question. 10 seconds. Okay, a physician orders chest physiotherapy with percussion and vibration for a patient. After the physician leaves, the patient says, "I still don't understand the purpose of this therapy." The nurse's best reply is, 1. It eliminates the need to cough. 2. Limits the production of bronchial mucus. 3. Helps clear the airways of excessive secretions. 4. Promotes the flow of secretions to the base of the lungs. Okay, yung question is, si doctor nag-order ng chest physiotherapy with percussion and vibration. Nung umalis na si doctor, sabi nung pasyente, "Hindi ko pa rin talaga maintindihan ano ba ang gamit ng therapy na ito." So, ano daw ang sasabihin ng nurse? Anong best reply ng nurse? Okay. So, number 1, ang sabi, it eliminates the need to cough. So, tama ba to? So, number 1 is mali. Bakit siya mali? Kasi itong eliminate, hindi siya eliminate. Nakaka-promote siya na mag-cough para ma-expectorate. So, maipopromote mo or mas makakapag-ubo siya ng maayos. Okay. So, si number 2, anong sabi? Limits the production of bronchial mucus. May H yan ha, bronchial. So, mali na rin siya kasi ang chest physiotherapy ay hindi niya nililimit ang production ng mucus. Ano ang ginagawa ni chest physiotherapy? Siya is nakaka-promote ng mag-expectorate or pagpalabas ng secretion. Yun yung kaya wrong ang ating number 2. Okay? So, si number 4 promotes the flow of secretions to the base of the lung. So, mali din siya kasi hindi siya nakaka-promote ng flow ng secretion dun sa base ng lung. Mas nai-inhibit siya or nai-interfere yung flow ng secretion dahil nga dun sa chest physiotherapy, minomobilize na yung secretion, facilitating para mag-expectorate. Okay? So, ang tamang answer natin is number 3, helps clear the airways of excessive secretion. So anyway, doon na natin i-end yung ating video. Please don't forget to like our Facebook page, Simple Nursing Notes. And marami pa tayong video sa ating nursing education na playlist. Panoorin nyo. And please, if marami kayong natutunan, kindly share our videos para madami tayong matuto.
Thank you for watching, guys. Good luck, future RNs. Kayang-kaya mo yan. And share natin yung ating video. And please like our video. Thank you. Bye.